tayo dito sa Roro. Starhorse itong pinaka-Roro natin. Papunta na tayo ng island ng Marinduque. Tapos sinakay ko yung kotse ko dito sa Roro at mag-iikot-ikot tayo sa Marinduque upang mag-food trip. Abangan nyo, Paps. Maraming tayong food trip videos na kaabang-abang. Actually, first time po sumakay ng Roro at maganda ang klima ngayon. Hibiga ng mga araw at awan ng Diyos, sana hindi naumulan. At balitaan ko kay Paps, pag nakarating na tayo ng Marinduque, sino wild? Ayun, Pops, gandang gabi. Ay, ang sarap mag-stretching. Tatlong oras na biyahe sa Roro. Actually, almost half a day ako mag-bumiyahe. Semana Santa kasi bumiyahe. Unang stop natin, pare, dito sa Marinduque, Marinduque Island. Magpapares tayo. Dahil balita ko, merong isang kilalang at pinipilahan na paresan dito. Tsaka meron ding gotong Marinduque. Gawin natin ngayon. Tignan natin action. Order tayo dahil gutom na gutom na ako, Pops. Sino wild? Tara! Hindi namin siya sineserve ng walang ano, nang hindi na iis na iinitan. Ito yung akin yung onion ribs. Ayan, Pops, nandito na yung ating putok-batok na pares at goto dito sa Kalambingan Food Hub dito sa Mugpog, Marinduque. Ayan, tikman natin yung ating gotong Marinduque. Parang first time, no? Ang pagkakaiba nito, pansin ko, no? Para siyang yung typical lugaw, yung traditional lugaw. Tapos, kaya siya naging goto dahil dun sa mga goto. Doon sa laman loob. Tapos, kita mo may turmeric din yan. Or yung pinakadilaw na luya. Tapos, may nakita iba't ibang fried goodness. Shanghai, lechon kawali. Ayan, tikim tayo. Ang sarap ng luya. I mean, ito yung pinaka classic goto natin. At same time, mabawang siya. Masarap din yung pinaka parang lechon kawali nila. Mataba-taba, malutong-lutong. Gusto ko tikman yung may goto naman. Ayan, luwadat. Soft, slimy, chewy. Maganda dito, Pops. Alam mo yung gamit na karoon dito? Kalabaw. So medyo, alam mo, mas maligid siya ng konti. Mas malasya siya ng konti. What a way to start is Marinduque food trip. Punta na tayo sa ating Paris Mommy Overload. Diba dito, kalabaw yung gamit nilang karne. Luwadat. Ooh. Yan, may iba't ibang. Yung karne natin, yung kalabaw, Shanghai, may balataw nakikita. Agat? Wow, ang daming laman nun. Balbakwa, nasakan ko yung balat. Yan, mabawang siya. Sarap ng Mickey noodles, ha? Medyo madulas-dulas na siya, malambot. Same time, in terms of pinaka-broth natin. Yan, classic Paris, manamis-namis siya. Chili oil. Try natin ilagay sa kanin natin. Yan. Para mas masarap. Luwadat, Shanghai, sabaw. Yung sabaw nila ano rin eh, no? Hindi siya sobrang lapot eh. Ayan, tapos kuha tayo. Try natin with the rice. Fried rice, malasa rin. Nakakatawa. Unang pagkain na si Marinduque. Putok-batok. Paris agad, pare. At hindi ako nabigo ah. In fairness, malinam na, masarap. Okay, so yun mga Pops, I'm Christian Santillana, owner ng Kalambingan. Ini-invite ko kayo na makabisita dito sa Kalambingan Food Hub sa Sumangga, Mugpog, Marinduque. Tara!
first looked into your eyes, I found life. Pagkatapos ng CMI, kasi nagtatrabaho kami sa CMI dati. Ah, tapos ito po yung ano nyo? May opisina kami dati. Extra job? Extra hindi, site. Nag-close ang CMI. Ah, nag-close po? Pansit po, pagsado. Pagsado, may sabaw, kami. Kaya misis, alangani, kuntulagin. Sabaw-sabaw na kami. Ah, may sabaw-sabaw. Oh, alanganin gisado. Gisado, walang sabaw. Alanganin. Saka yung iba naman, mistiso na. Mistiso? Pati mistiso? Ah, okay ah. Mistiso. Hindi nga lang ka, uwi dalawa po na lang. Mistiso po ang tayo. Pagabwa, tayagasan. Oh, mga tingin mo rin tayo dito. Dito tayo. Para magpug. Alam na nila kasi eh. Alam nila pati paano ko pati yung ginagawa. Dito na. Dito lang ang ano ko. Nagiginanan ko eh. Ito yung nakapagkakapos ako naman. Galing mga pin, maraming salamat mo ah. Thank you very much. Excited na tikman yung pansit alanganin. Nakapansit yung piso. Ay, thank you po madam. Since 1987 pa po, no? Grabe. Since 1987. Alamat na alamat. Ito na rin pwesto po ninyo, no? Oh, thank you, Mang Pizza. Thank you po. Ayan, Pops, nandito na yung legendary na tawag ito, Pansit Mestizo. Pansit alanganin ni Mang Pizzo, Mang Pido. Dito sa Mugpog, Marinduque, pare. So basically, Mickey noodles siya na may pork broth, tapos may gulay, tapos ito, hindi siya kikiyab, meatballs to. Ayan, look at that. Wow, sorop oh. Init. Alas 8 na umaga ngayon, pare, dito sa Mugpog, Marinduque. Ooh! Malinam na, medyo may kapal ng konti yung broth niya. Pero malinawang pare, medyo peppery siya ng konti. Ah, masarap. Punta tayo sa ating pinaka noodles. Tawag nilang pansit alanganin kasi parang alanganin gisado at alanganin sabaw. Noodles nila. Medyo sa firm side konti. Makapal-kapal. And medyo chewy. Ito gusto ko tikman yung meatballs. Alam mo, kung naghahanap ka ng not too strong na flavor, very subtle, pasok na pasok tong pansit ni Mang Pido. Gusto ko dito pare, ano yun, bahay lang siya. Bahay na medyo pahaba. Tapos mayroong mga divider. Meron kayong sarili space. Parang may sarili kang booth. Yung kami mga kataon at kami. Dito nila. Yan. Yeah. Okay. Tikman natin, chami. Tapos, Pops, yun nga, nakalimutan ko sabihin, pwede ka mamili. Tatlo yung pinakaklase ng signature pansit yan, ha? Pansit isado, o pansit tuyo, pansit na may sabaw, tapos yung kanina in-order natin, pansit alanganin. Gitnang tuyo, gitnang sabaw. Imrecados siya, may dagdag na chili lang, tsaka toyo. Ayan, look at that. Tapos may asukal din. Grabe sa init. Fresh na chami dito sa Marinduque. Wow! Sarap ba? Tinagdagan ni Mang Pido ng chili. Mas manghang siya. Yes, oo. Tamis nandun. Medyo kakaiba to ah.
First time ko mandikim ng sweet and spicy na chami na kato yung flavor. Kasi yung pancit mestizo, nandun pa rin yung element niya dito sa pinaka-chami natin. Anong para siyang ultra savory? Parang ganun yung pinaka-pansit ni Mang Pido. I've walked away so many times in my mind. Ano po bang oraro? Yan po yung flour na ginagawang po is flour? Mahal po ang kilo niyan kaya sa ginagawang tinapay. Flour po ng oraro na may buko. Oraro na may buko. Ayan Pops, unang street food natin dito sa Marinduque. Sa Lutsud. Pancake siya no ate. Gawa siya sa oraro tsaka coconut. Ayan. Si Ma'am, legendary. 45 years na ano mo, no? Paano niyo, madam? Teodora Soberano. Si Teodora, ayan. So? Nandiyan yung tarpaulin po siya. Ay, to. 10 piso lang pare. Tikman natin. Lambot. Ay mo. Parang pa kanina siya. Oo. Medyo para siyang jelly type ng konti. Alam mo, tapos medyo may tusta element siya. Namis yung coconut nga, lasang lasa. Sarap. Pangalawa ko na to. I've lost my faith. Ano tawag dito? Ube po, ube. Ube lang? Oo. Bibingka po. Bibingka ang tawag. Bibingka to? Ayun pa, kasi nandito tayo sa legendary bakery dito sa Bowak, ang Solomon's. Ito, dalawa lang in-order ko. Ito bibingka, no? Pero mukha siyang biskuit. Tapos, ito yung sikat na ube nila. So, tikman muna natin itong tinatawag ng bibingka. Kakaiba, no? Parang ano yan, ube yung loob. Pero yung ube niya medyo lasang munggo. Tapos yung texture nung nilakalabas niya, itsura niya cookie, pero parang hopya. Ito, isa pa to sa pinakasikat dito, ube tawag nila dito. Basically, may ube siya sa loob, tapos parang monay yung sa labas na nakahiwa. Alam mo kung nangyari? Bata ako na nakatira sa Bowak. Feel ko, ito yung halaman natin kong merienda. Malinam na, I mean lasang ube, tapos makapal-kapal siya. Ay pagka-sticky na siya ng konti, tapos yung labas nga, lasang monay. Ay may pops tayo dito! Hello po! Shoutout sa mga pinsan ko na supporter din na pops. Ay, wala na. Shoutout sa mga taga-Cavite! Shoutout mga taga-Cavite! Taga Marido ka rin po talaga. Taga Marido. Thank you po. Thank you madam. Enjoy po kayo. Thank you! Maano na, mag-dalawang taon na kami. Sa December. Ito ang aming hanap buhay. Malambot siya. Ito Pops, meron ditong kilalang street style fried chicken. 3 piraso. 100. Total, wala pa tayong karne ngayong araw eh. Tikman natin to. Malinam naman. Yung breading niya, may kakapalan ng konti. Pero yeah, very juicy. Mainit sa loob. Ate, meron pa rin pa popcorn dito ah. Street style popcorn para 10 piso. Mainit-init pa. Masarap ang yan. Rinam-nam. May cheese flavor at saka flavor. Pulong na lang, pelikula no?
Ayun nga. Traditional way kung paano nito yung popcorn, Paps. Hanap pa tayo kakainan. Sige, lapit na ba busog? Matikim, busog na yan. Yun nga eh. Thank you, ate ha. Bawat punta niya. Thank you. Ay, Paps, yung Moriones Festival, eh, ginagawa siya annually tuwing Lenten season. So, nangyayari, lalaki at babae, naka-costume sila na parang pang-Roman soldier. Tapos Morion helmet yung gamit nila. And then, naglalakad-lakad sila around Marinduque. Para siyang devotion eh. Parang ganun. Paano sila? Pa-creativity. Pagalingan, pagandahan ng costume. Gagawin natin, Paps, sana pa tayo ng food trip. See you in a while. Tara! Thank you. Lagyan natin ng bagoong. Kita nga. Hindi ka namasim. Ay, lulit na kayo ng panggang ilong na bagoong. Original pansit buwak since 1940s pa dito sa Chiwings, pare. Ayan, tapos mayroon din tayo tinatawag tortilla o maliit na torta. Makakaiba eh, no? Gusto ko muna tikman yung kanilang tortilla. Kuha tayo. Alam mo, daming gulay. Mas malinamnam siya sa normal na torta. Natikman ko, tortang giniling. But yes, very meaty. Medyo creamy na siya dahil sa itlog. Tapos, Paps, ang daming sayote. Lagay natin ng ketchup. Punta na tayo sa ating pansit. Buwak. Since 1940s pa pala ito. Check natin. Alam mo lasa niya? Parang siyang chop suey. Chop suey yung pinaka-base niya. Kasi yes, medyo firm. Chewy noodle siya. And kuha tayo may meatballs. Hydrated din siya. Masabaw-sabaw ng konti. Konti-konti lang. Tapos malinamnam din yung pinaka. Parang meatballs natin or kikiam. What a way to end this Buwak street food tour. Ayan, Pals. Gandang araw sa inyo. Nandito tayo sa Laylay Port. Dito sa bandang Buwak papuntang Gasan. Meron dito sikat na tinatawag ng pansitan sa Laylay. Actually, maraming pansitan dito. Pero sinuggest ni Pops Ronan Penero, dito daw sa tapat ng Laylay Port, masarap daw yung pansitan dito. Kaya ang gawin natin, dayuhin na natin at sino while mga Pops. Tara! Chami po. Isang gisado. Isang chami. Ay, gisado na lang po. Ay, gisado na. Isang gisado? Oo po. Oh, sige. Ayan, Pops. Ito yung unang pansitan natin dito sa Laylay. Pangalan is De Leon Food Port. Literal, tabi to ng Laylay Port, pare. At naulan-ulan na ng konti. At ito yung pansit gisado nila, pare. 30 pesos lang. Nagyaring kalamansi. Parang homemade chicharon nata ito eh. Sobrang sticky niya, madikit-dikit. Pero sarap ng homemade chicharon, medyo may alat ng konti. Lutong, very chunky. Pansit natin, super sticky. Pero masarap, sarap pagkagisa. Lagyan natin. Ayan. Ulan, lipat tayo. Last bite, tapos proceed tayo sa next pansit sa Laylay natin.
Sunset over Manila Bay. Ayan, Pops, nandito tayo sa pangalawang stop natin dito sa Aidas Pansiteria. Itong Laylay, Pops, eh barangay. Kung saan may nakahilerang iba't ibang klase ng pansit. Pops, parang ano ito eh, pansit fish. Lahat ng klase ng pansit pwede mo makita. Gisado, mami, chami, lomi. Baka pwede rin itong tawagin pansit capital of the Philippines. Ang daming klase ng pansit. At in order ko, yung kanilang tinatawag na loming laylay, tsaka kanilang pansit chami. Kawin natin ngayon, pasok tayo sa pinakukusina nila. Nandun si Ma'am Aida, tsaka si Sir Tony, si Noel. Lomi ba? Lomi? So araw-araw, halos 13 kilos na ubos. Ang laki po. Ah, opo, kilala ko nun. Oo. Ang dami na gulot. Ayan, tiki man time na. Ito yung ating chami, tsaka loaming laylay. Ay, madam, ay, kain ako. Pag yun ay naubos mo, hindi mo babayaran. Okay. Pag hindi mo naubos, ay, bayaran mo. Pwede po bang ano, kapag naubos ko, hindi ko babayaran. Pag di ko naubos, hindi ko pa rin babayaran. Joke lang. Chara! Chara! And Pops, bait dito si Mami Aida. Miss Aida mismo, the legendary. Simulan natin sa kanilang tamis anghang na chami. Pari, may squid ball yan, bawang. Yung bawang nila may mantika eh, no? Kakaiba. Ayan. Ay, thank you, sir. Thank you, Tony. Wow. Grabe. Yung tamis, yung bawang, as in super relevant. Yung lambot ng noodles natin. As anghang, oh, pero konti lang, konti. Kung titig lang. Grabe. Ito ang literal na chili garlic. Ito ang literal na chili garlic. Purong sili. Tapos purong bawang lang, fried bawang. Wow. Suwabing-suwabing ang anghang. Sarap yan yung partner mo ng pandesal. Yung ating pandesal, lagyan natin ng chami. Ito, punta tayo sa ating lomi naman, loming laylay. May pork, may squid ball, celery. Ito, very evident yung itlog. Yun yung parang pinaka nagpapalasa sa kanya. Kasi alam ko wala siyang kaldo eh. Ooh. Perfect ngayon. Naulan ngayon sa Marinduque. Masarap. Maglomi at chami. Ayan, Pops. Panghimagas natin after ng lahat ng pansit sa laylay. Eh maghayahay ako kasama ng halo-halo nila, pare. 25 lang yan. Ha? 25 pesos. 25 lang to? Oo. Sabi, after lahat ng manghang gisado flavor, gisado goodness, ating iba't ibang pansit na ginawa ng si Laylay. Pops, gandang araw sa inyo. Papunta tayo ng Barangay Antipolo, Gasan, Marinduque. Dahil meron daw dong famous at pinipilahang mamihan ni Aling Lydia. Total mahilig tayo sa street food at mami, mabuting tikman na rin natin yung napakasikat na mami ni Miss Lydia, mga Pops. Mickey noodles. Mickey noodles. Salamat. Tapos si Polio. Chicharon. Ito ang aking chicharon na special. Special. Yes, sir. Aking sabaw na gulping lalaking laman.
Ginulpe? Ayan. Ay. Ito, yan. Ang laman. Baka po, kalabaw? Yes, kalabaw. Ah, baka po, yan. Ano yung mami? Ulo ba yun? Ulo at yan, mga ulo yan. Ito, yan. Kukuhain natin ito at lalagay natin dito sa mami. Mami mo, sa iyo. Dami po, meron din po ang nag-vlog ng taga. Taga ano, buwak, sikat din yun. Rodrigo. Tapos ito ang sabaw na lagay. Ako na magatimpla ng iyong pagkain. Gusto niya ng sili? Sige po. Bakit ito? Ito ang siling manghang. Kainin niya na po. Salamat, family dyan. Sige. Gano'ng katagal niya na po ito ginagawa? Ano na po ako? 5 taon na po ako? 5 taon. Mm. Dito talaga pwesto pa sa Antipolo? Dito po talaga. Gasan. Mm. Customer mo mga motorista, iba-iba. Ang dami, turuyos, magpugbak, gasan. Bongga rin doon kinadayo dito. Oh, yung kahapon nga ni po, mugpog at saka torihos ang pumunta. Kasi ito sarili yung recipe nyo. Oo, sarili ko pong ano yan. Okay, mami, maraming salamat. Mm, salamat. Ito naman ang aking chami. Are. Are. Tapos yan, ganitohin mo muna yan pang chami ko. Special din yan. Kulay. Yan. Kakaiba. Iba klase ang chami ko, ano, sarili kong ano yan, ay discarte yan, no? Yan. Sorry ate, ayan, so may kubo pala dun. Doon na tayo pumesto para mas masaya. Ayan. Ganda dito. Ito literal probinsya-probinsya, puro ayan, oh. Puro puno, matataas sa puno. Puro puno ng ano, buko. Ayan paps, ganda ng tanawin natin ngayon. Medyo puro puno, puro verde. At maulan-ulan, malamig-lamig ang panahon. At nandito na tayo sa legendary Lidia's Mami. Dito sa Gasan Marinduque, pare. Tignan muna natin kanilang mami. Ayan, kung makikita mo, punong-puno yan ng kanilang homemade chicharon, ang ating malaking karne ng baka, at tinimplahan na niya ni Ma'am Lidia ng sili at bawang, nukadat. Ang sarap. Kasama sa mga bawang. Ang pinaka-broth natin. May ano yun, medyo sa salty side siya ng konti. Sa same time, oh, mas sibuyas din ng konti. Yung chicharon, lasang-lasa mo rin, masarap yung marination. Punta tayo sa karne. Ayan, no add that. Kuha tayo ng malaking karne. Tsaka noodles. Lambot ng korne, oh. Medyo fatty-fatty pa siya. At sa same time, ultra tender. Ang sarap, ang lalaki ng chunks. Ano, sobrang sagana sa recados. Hindi madamot, ang dami ng serving as in. Ito, ato nito, almost around 30 pesos lang to. Pero ang dami ng noodles, ang dami ng chicharon, ang dami ng karne. Tapos, sobrang creative nung pagkagawa nung kanilang iba't ibang noodles. Next natin, ito yung overloaded na chami. Grabe, ah. Ito medyo kakaiba. First time kumakita ng gandang chami, magkahiwalay yung pinaka meron si Ma'am Lidia na parang ginisang repolyo na iba't ibang gulay. Tapos sinalo sa ating pinaka chami, chicharon at ay... Grabe. Ang daming sahog nun. Narinigin pa yung lutong na chicharon natin. No, atay nandun beef balls, manamis na misa, medyo savory ng konti. Consistency ng sauce niya, not too sticky, hindi rin masyado manipis. Anong pinaka-favorite ko dito? Yung homemade chicharon. Sarap, linam naman ang lutong. Tapos yung pinaka, isang daming elemento ng pancit nila. As in, sobrang hindi madamot sa recados. Lagyan natin ng cheese whiz. Ay, hindi pala cheese whiz to. Chili. Chili pala to. Grabe rin sila sa chili dito. Purong-purong sili gamit. Ayan, what that?
Masarap na kagat dito sa Gasan habang umuulan. Masarap na mamihan. Aba, rhyme lahat yan. And Pops, touchdown tayo sa Santa Cruz, Marinduque. Dito tayo sa legendary, might be the most famous and best crispy pata dito sa Marinduque, dito sa Kaambot. Also known as crispy pata sa Pink House. Kasi literally, pink yung pinakabahay niya, yung buong structure ng bahay, pink. So ngayon gagawin natin, tag dito, nang paalam ako, pwede natin tingnan kung paano lutuin yung legendary crispy pata ni Kaambo. Sinawal pare, tura! Yeah, Pops! Napasok tayo dito. Literally, bahay lang siya. So, nakakukwento ako si Sir Raul. So, siya yung nagmana ng recipe. Anak siya. Anak siya ni Kaambo. Siya si Sir Raul. 46 years na sila in totality nagbibenta ng crispy pata. Tapos ngayon, namana niya na rin yung recipe dahil dati siya rin yung isa sa nagluluto. Tapos ngayon, siya na lang mag-isa. Siya mismo nagmamarinate, namamalengke, lahat-lahat. Nakakahalos 20 mahigit crispy pata siya kada araw. At ngayon, it's early morning dito sa Santa Cruz, Marinduque. At tingnan natin kung paano linuluto. At mamaya syempre, titikman na rin natin ang legendary crispy pata ng Kaambo. Si Noel pare. Ayun, Pops, andito na yung ating legendary Kaambo crispy pata. Bumiyahe ako galing Mugpog papuntang Santa Cruz around 45 minutes para lang tikman. Pops, ang swerte natin 10:30 pa lang. 10:30 AM, ubos na agad. Buti nakahabol ako. Look at that, Pops. Kaya mas maigi siguro kung magpapareserve kayo. Ating crispy pata natin, perfect golden brown. Sabi nga ni Sir, actually, hindi lang din pala ito si Kaambo talaga. Yung pinaka nag-origin ng recipe, yung asawa pala ni Kaambo. Oh, yes. Ooh. Ang lambot. Look at that. Oh, look at that. Ang lambot. Oh, wow. Oh. Ooh. Check natin. Mmm. Alam mo, ang sarap sa kanya, hindi gaano maalat. I mean, kasi pata usually solid siya. Ito walang sarap. Tapos yung balat niya, parang glass na sobrang lutong. Parang pag hinulog ito, magiging bubog sa sobrang lutong niya, pare. Alam mo, parang siyang lechon. Kasi pagkagat mo ng balat mo, ang pas maganda dun, parang siyang lechon kasi yung balat niya may kasamang taba-taba. Okay. Tuwa pa tayo. Hulo ka dad. Nakita ba yung taba na yan? Oh. Sasaw-saw natin. Ayan, tapos may sibuyas. Mmm. Mmm. Ang sarap talaga. So, sawa, sarap din. Suka toyo. Sibuyas, ang dami. Gawin natin, Pops. Punta tayo sa karne. Bukat. Ooh, ang lambot. Wow. Look at this fatty. Peace, pare. Wow, ang lambot, pare. Hindi ako nagbibiro. Sobrang lambot. Look at this. Kaya pala, tataka ko, ba't dalawang ano? Dalawang fork yung binigay sa akin, hindi kutsilyo yung isa. Dahil pwede yung lang hiwa talaga. Yung fork, look at that, Pops. Hindi ko lang pero pakaramdam mo kumain ng lechon. Ang sarap. Tsaka sibuyas, ayan, maraming sibuyas. There's one of the best as in best crispy pata ng tikmang ko sa buhay ko. Ang sarap. Tapos yun, pag sumakikita mo kung gano'n siya kalambot, parang siyang jelly, oh. Ultra tender. Aka,
Grabe, ang lambot to, kahit ginagano ko lang, oh, nahihiwa na. Oh, ayun, oh, ginaganyan ko lang, nahihiwa na siya. Grabe. Pasensya na, na-overload ako ng noodles. Sige na ulit, nakakain talaga ng pinaka-solid na karne. Nagigets ko na, ba't ito pinipilahan? Grabe, dinarayo talaga. Kung pupunta ka ng Barinduque, agahan mo, punta ka ng Santa Cruz, bili ka ng kaambos, crispy pata. Pili ko kumakain ako ng drumstick ng fried chicken, parang kaya ko ubusin isang buong. Ang sarap, pare. As in. Look how juicy that is, pare. Halos nahuhulog na yung laman sa pinakabuto natin. Ayun, pwede mong gamitin fork eh. Sa pagkalas. Ayun, no? Fork ang gamit ko. Ang sarap, ang lambot. Huling kagat, pare. So, sarap pa. Parang ang refreshing kasi pink yung bahay nila eh. Ayun mga paps, tapos na natin tikman ang legendary Lola Ambos. Crispy pata, paps, ha? Yung pala yun, iba tawag ka, ambo. Tapos iba tawag Lola Ambo. Ang totoong tawag talaga at ang proper is Lola Ambo. Dahil Ambrosio, no? Lola Ambrosia. Si Kaambo, akala nila lalaki si Tagkaambo. Pero Lola Ambo talaga. Babae pala talaga siya. So yun, sir, gusto mo magpasalamat kay sir. Raul, Kuya Raul. Marami salamat din, sir, sa pagpunta ninyo dito. Sana sa pagpunta ninyo marito kay Tumpong. Naman naman kayo dito sa akin. For sure, Pops. Kuya, maraming salamat. Sabi ko kanina, nagpaalam lang ako, pinapasok ko. Sabi ko, paano kuya, akit-bahay pala. Joke lang. Pero sobrang friendly ni Kuya Raul, as in. Don Emilio? Si? Don Emilio? Don Emilio, narito ng karatula. Don Emilio? Uy, may kasama pala ako. Dito pala si Miss Christine. And si Miss Christine ay boss ko dati sa... Saan ang tatrabaho? Sa ABS. I started with 4 tables. Hindi pa uso nun yung mga ganyang fast food. Wala pa yan. Kaya ang mga tinda ko lang ay 5 putahe. Pero ang aking mga itininda, yung natutuhan ko sa aking mother. Hindi yung natutuhan ko sa college. Okay. Yun ang authentic food. Kari-kari, adobong manok sa gata, ulam-ulam. Yan ang inintroduce ko dito. Parang kapag ano, no, paglutong Marinduque, si Ma'am Auring na agad yung may isip. 1980s. Parang ganun yung naging, ano, kasi nga, parang naging tagline na namin yung authentic Marinduque cooking comes from kusina sa plaza. Yun, although, parang, nag-introduce man kami ng iba, nandun hindi nawawala yung tungkol sa Marinduque. Inaanyayahan ko ang mga turista, ang mga taga-hindi, mga taga-Marinduque na pumunta rito at tikman naman ang aming mga lutuing Pilipuan Marinduque. And Pao, nakakita tayo dito sa Casa de Don Emilio, yung sa baba, kusina sa plaza yun, yun talaga yung OG. Yung since 1984, tapos ito, 2011 siya ginawa. So basically, merong mga putahe sa kusina sa plaza na meron dito, mga authentic Marinduque food. Pero dito, mas medyo mas private lang, mas aesthetic, dahil para ka sa Spanish era. Tapos yun, Pops, panigurado yung mga tiga Marinduque, alam na alam tong kainan na to. Hindi ka pumunta ng Marinduque kung hindi ka pumunta sa kusina sa plaza o kaya dito sa Casa de Don Emilio. Ayan, Pops. Okay, may action na yun. Chef Francis, maraming salamat. Siya yung apo ni Lola Uri. So, guys. Third generation. So, panigurado in the future. Ikaw na rin mag-run itong buong sana. Kusina sa plaza. Chef, maraming salamat. Isang karangalan, ha. Thank you. Pare, panigurado na gutom kayo doon. At ito nang pinakinihintay nyo. Magtikima na tayo. Sinuway. Tura! Ayan mga Pops, nandito na ang ating iba't ibang authentic Marinduque food dito sa Casa de Emilio sa baba, kusina sa plaza. At kasama ko
ang napakasikat na artista dito sa Marinduque, pero boss ko rin siya dati, si Miss Christine. Ayan, madam, baka may gusto mo mga batiin sa ano natin. Ah, okay. Hello kay Charlene, kay Alex, kay Jovi, kay Quay, kay Joy, kay Emmy Noella. Nako, hello! Miss Jane nandyan. Jane! Tsaka, your favorite. Our favorite, MJY! Sir, nandito kami ngayon. Kailan kami po ah. Holy Week ngayon. Yes. Holy Week, so pwede. Pero kidding aside, kaya ako kasama ang aking napakagandang boss. Eh, tiga Marinduque talaga siya. So madam, mabibigyan mo ng konting kwento. Anong kwento mo dito sa kainan na to? Okay. Kusina sa plaza. Okay, 6 years old pa lang kasi ako. Pumupunta na kami dito sa kusina sa plaza. Kasi, from Ugpog kami, so lumuluwas pa talaga kami dito sa Buwak. No? So tuwing lumuluwas kami, pinapakain ako ng mommy ko dito. Dito talaga. Diba? Tsaka, ang memory ko pa dito, kasi taga-ICC ako, doon ako nag-aaral. Tuwing uuwi kami at sasakay ng jeep, kailangan dumaan ako sa kusina sa plaza. Oh? Ang kari-kari, eh, basically, version nila to ng kari-kari. Pero bakit sa itim? Kasi meron siyang dugo ng baboy. Tapos, ang pinaka-kari nito, imbis baka, eh ano, iba't ibang laman loob. Laman loob. Yes. So parang itsura niya man parang ginubuan na bobis. Yes, parang yes, ganun. Yes. So check natin. Yes. Anong comment? Parang bobis nga. Hindi. Yeah, I mean medyo irony ng konti dahil dun sa pinakadugo natin. Pero yes, parang ginubuan na bobis. Medyo malayo sa kare-kare. Yes. Malayo. Manghang na konti. May alat din ng konti. Yes, yes. At ito talagang alam kong kare-kare kasi pag nung pumunta kami ng Manila, hindi ko alam. Iba kasi yung sinaserve nila, di ba? Iba ang kare-kare iba, sa Manila. Iba talaga. So, ito ang kare-kare ng Manila. Next natin is yung adobo sa dilaw. Adobo sa dilaw siya kasi may turmeric siya. Mm. Tapos native chicken ito yung gamit. Oh. Ayan, tikman natin. Gata. Coconut base, very milky, creamy konti. Tapos, turmeric yung luya, tas ang lasa mo. Tapos malinamnam na, naked chicken natin. Ito, mama, lagi kinakain mo rin to? Yes, yes. Si mami nagluluto? Kasambahay. Kasambahay. Siya, no, pwede kong ihambing mo siya para siyang adobong curry. Yes. Parang ganun siya. Pero iba yung lasa niya. Iba yung lasa, mas malinamnam siya. Ito yung tinawag nilang kagang. So, ang kagang, eh, klase siya ng parang crab. Crab siya na natatagpon sa gasan, Marinduque. So basically yung laman ay nakalabas na rin at nakabalot sa parang dahon ng saging. So yan, yung pinakakarni na. Tumuan natin. Nalimutan na ba pangalan mo? Nakalimutan ko na pa. Nakalimutan ko, saan ako ngayon? Masarap! Alam mo, yung gatamang nandumpo, tapos manamis na siya ang konti. Mas maraming karni, kasi buko nga. Mapadagdag lasa. Sarap ng lola at ng kagang. Ayan. Tapos kuha tayo. Wow. Sarap din ng kanin, lamot. I mean, kaya bukod sa pinaka-itsura ng lugar, eh parang binabalik rin tayo sa nakaraan dahil natitikman natin yung pagkain nila. Ulang-ulang, hipon siya. Water shrimp. Tapos yung nakikita mo parang puti-puti is nyog yan or pinakabuko. Uy! Ang sarap. Alam mo, yung buko, parang siya noodles. Ganun yung texture niya. Tapos yung sabaw niya, maasim-asim na parang papuntang batchoy. Parang ganun. Basically, if you're eating here, parang bumabalik ka na rin sa history. Magandang araw sa inyo, nandito tayo ngayon sa Buwak, Marinduque pare. Maganda dito sa Buwak pare, dito sa Blue Building, malapit sa palengke, eh, may isang hilera dito, iba't ibang karinderya na nagsiserve ng iba't ibang authentic Marinduque food. Pero dito, sa Ornedos, ito isa sa pinakasikat. So kakain tayo nung tiyatawag ng pancit mikid na may tinumis or dinuguan. So first time kong kakain ng pancit with dinuguan. At siguro tingin tayo ng iba't ibang authentic Marinduque food pa. Mga paps, kain na tayo, tura! Meron. Yes, good afternoon. Hello. Pwede ako si Lovie Sarmiento. Anak ako ng may-ari ng Ornedos. Bali, sinerve talaga namin. Pinaka ano namin is pancit
with dinuguan or tinumis. Nagluluto rin kami ng kare-kare. Mga 20 to 25 years na kaming nag-canteen. Mamaya-maya pa kita na. Pare, magtikima na tayo dito. Masarap ko. Punta muna tayo sa kanilang gabi. Ayan. Masarap. Parang laing, pero mas makrimi. Ito meron tayo ditong fried dulong. O, para siyang dilis. Makapal-kapal siya. Tapos makapal-kapal, malutong. Medyo medyo starchy sa gitna. Tapos yun yung dilis natin, yung dulong nandun. Dito naman, may dulong rin tayo dito. Pero nakabalot siya sa parang dahon. Ayan. So, medyo puti siya. Grabe. Ang sarap, medyo. Sa salty side siya ng konti. Tapos very meaty. Para ka lang kumakain ng karne ng isda na pinagsama-sama. Ito, punta tayo sa Superstar. Ito yung ating pansit Mickey with tinumis or dinuguan. Kakaiba, pare. First time kong titikim ng ganito. Yung pansit Mickey natin, nagmumukha ng jajam nyo. Wow! Hindi ko yung na-expect na bagay sila. Alam mo kung yan, taga Manila ka, medyo mawi-weirdan kasi may dinuguan yung pinaka-pansit. Pero ganito yung lasa niya. Pansit Mickey natin, gisado na siya, so medyo savory siya ng konti. Tapos yung dinuguan natin, sarap din. Yeah, medyo may iron taste ng konti. Tapos may asim din ng konti. Tapos ang linamnam dahil ang daming karne. Bagay pa. Ang sarap, di ko kakalain yun, ha? Oh! Tapos tigim tayo. Manatin yung chili garlic. Tapos bagay. Sarap. Sumarap lalo. Next natin, Pops. Fresh na fresh pa to. Bagong lutong. Kare-kare. Nung last time, kare-kare. Iba yung kare-kare. Ito, kare-kare talaga. Kita ka? Kita mo, meron ditong isang buong karne, look at that. At purong mani ang gamit, pinakita rin ang puso ng saging. Wow, ang lambot. Ang lambot. Look at that. Sabi, tumatalon na siya sa sobrang lambot. Wow. Ang lambot. Fatty ng konti. Tapos yung pinaka-sauce, yung kare-kare sauce, pare. As in, purong mani. Ang sarap. As manamis-namis siya ng konti, in fairness, ha. Tapos, siyempre, may bagoong din yan. Ayan, ulit. Bagoong. Gandang araw sa inyo. Nandito na tayo sa Barangay Matalaba dito sa Santa Cruz, Marinduque. Huling video natin, pare. Gagawin natin isang ultimate Pinoy food feast, Marinduque Seafood Feast. At kasama ko ngayon, eh Pops, makakilala nyo rin to. Mga sikat to sa Marinduque, mga ultimate vloggers. Ang mag-ina na si Meg at si Mama Ness. Hello po! Hi! Shout out po sa lahat ng followers, yes, ng Mama Ness Vlog! Pops, subscribe na kayo. Subscribe Facebook po and YouTube. Mama Ness Vlog po, Mama Ness Vlog. Maraming salamat po. Yes, isang po karangalan na paglutuan ni Mama Ness. Yes. Mama Ness, ano po itong mga to? Ito ay seafood na Marinduque. Seafood sa Marinduque yan. So ito meron tayong, ano-ano mo? Ano yan? May tahong dyan, may katang. Katang ang tawag sa amin yan eh. Kaya sa mga hito. Yun. Hindi siya suso, pangkaraniwang suso. Ano siya yung bagumon kung tawagin dito. Bagumon.
Pops Meg, dito ba sa ano, Mamanis Dampa? Ano ba yung parang pinaka-specialty ninyo? Ay, pares po, pares. Inasal, bulalo, chami, at meron din kaming pares mami. Masarap pares din po yung pares mami. Balita ako, kaya dampa, eh mag-offer na rin sila. Opo, mag-open po kami ng dampa. At wala nito, Marinduque Seafood. Yes, Marinduque Seafood. At lahat nito ay luto ni Mama ni. Pops, nandito na yung ating full-on seafood, Filipino food feast dito sa Mamanis Dampa, pare. Ang bait ni Mamanis. Sabi nga ni Mamanis, ang dating nito, hindi ka kumakain sa restaurant. Kumbaga, para kang pinaglutuan ng nanay. Galing sa pusong recipe, purong-purong Marinduquenya na recipe, pare. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Ito, inasal nila. Ayan, so, check natin. Alam mo, manamis-namis siya ng konti. Very smoky. Tapos alam mo, parang ano, nagka-remalize na yung pinakabalat na. So medyo matamis na ng konti. Ito, Pops, para siyang, hindi ko alam, mukha siyang Shanghai pero malagkit daw siya. Tikman nga natin. Masarap na. Passion bread. Parang, alam mo, medyo papuntang saging. Parang banana stick na. Medyo parang cinnamon na flavor, parang ganun. Pero pasang tinapay, texture niya. Malutong-lutong sa labas. Bulalo. Ayan, check it out. Ang lalun. Lambot-lambot pa. Medyo fatty ng konti. Mas masarap din sa sabaw natin, malinam-nam. Ito yung kanilang chami. Alam mo, pansin ko yung chami nila. Para siyang medyo ano, glass noodle si itsura niya. Tapos medyo orange siya. Check natin. Lamang na lamang. Ang tamis yung chami natin niya. Ayan yung balakwit natin. Ito, Pops, balakwit. Para siyang kaidong suso eh. Ayan, ito may laman. Hinihun. Ayun, thank you, Mamanis. Pinag-anuhan tayo, pinagtusok tayo ng ano. Balakit, balakit. Yung susun po, masarap yan. Ayun, yun no, sarap nito. Tingnan natin. Alam mo, parang siyang ano eh, posit. Posit na lasang tahong, parang gano'n yan. Tapos masarap din yung sabaw. Wow, kakaiba. Kulay blue yung pinakalaman niya. Ito, Pops, ito talaga pinunta ko sa Marinduque. Napapalibutan to ng karagatan. Kaya marami ka rin mahuhuli na iba't ibang seafood. Pero kita mo itong pinipiri Mama ni Spar. Pwede mo na siya pang exercise. Look at this platter of seafood. May tahong, may hipon, may crabs. Wala ka nang hihilingin pa, pare. Ito, may crab tayo dito. Buklatin natin yun. Nakikita mo yung butter na yan. Yung butter na yan is yan yung aligi. Kunin ko lang yung taba. Ayan, so... ang sarap nun. And crab. Ay mo. Maliit siya pero maraming laman in fairness. Ito, meron tayo ditong grilled pusit. Pops, look at that. Wow, ang bigat. Ang laki. Look at that. All of that meat. Ano? Parang relay na siya siya eh. Ang lambat ah. Alam mo, kadalasan ang squid eh, medyo chewy. Ito malambot tapos may pagka-creaminess na inside. Sibuyas na dun. Tapos di ko lang kung, yeah, yung cheese. Yun pala yun. May cheese sa loob. Tayo. Sir John, yes, kamusta ang food trip dito sa Mamanis? Sobrang sarap, simple. Pero alam mo, authentic, heartfelt. You know? Yun! Sakto, heartfelt. Nakatabaan ng puso. Galing sa puso eh. I mean, kala mo yung piyesta, no? Mismo, yeah. Piyesta sarap, eh. Pang klase. Sarap. Thank you, ha. Ako, ano lang ako dito, parang invite lang ako ni... Di birthday, de-joke lang. Sir, maraming salamat sa pagsama. Yeah, thank you for inviting me. Sobrang sarap. Kung gusto yung mag-chillax lang, di ba, lutong bahay, lutong nanay,
perfect na perfect tong mamamanis tampa. Kain pa tayo. Tsura! Yan, masarap na dessert natin. Pakwan tayo. Ano yung may halo-halo tayo pa ending. Parang... Oops, kakaya ba yung suman? Medyo sa violet side siya. Alam, para ako nagbubuffet ngayon, pare. Sobrang, I mean, ito yung tipong mga pagkain na kahit di ka pa kumakain, busog na busog na yung mata tsaka tiyan mo. Ito, suman. Kakaiba. Suman na mas matamis. Ang sarap. So yung mga Pops, tapos na natin gawin ang isang ultimate Filipino food feast, seafood feast, dito sa Maranduque, dito sa Pull Over Mamanis Tampa. What a way to end this Maranduque food trip. Gusto magpasalamat sa napakatanyag na Maranduque vloggers, si Meg at si Mamanis. Itself, Mamanis. Maraming salamat. Yes, thank you po, nyo thank you po. Yung huling araw ko sa Maranduque. Bago siya limbitahan ulit. Okay, sa lahat po ng gusto kumain, ang masarap na pagkain, punta lang po dito sa Pull Over Mamanis Tampa! Ayan, so lahat po kayo inaanyan kung mag-subscribe and manood ng vlog namin ni Mamanis. Mamanis Vlog! Mamanis Vlog po, YouTube, TikTok, and sa Facebook page po namin, Mamanis Vlog. Thank you po sa lahat ng nanonood ng Mamanis Vlog. And thank you po kay Sir. Ay, maraming salamat. Kay Pops Chewy. Yeah. Mamanis, maraming salamat. Solid na seafood, solid na pagkain, yeah. Lutong nanay, lutong bahay dito sa Mamanis Tampa. Dito sa Maranduque. Mga Pops, dito nagtatapos ang ating Maranduque food series. Maraming salamat sa lahat na nakasama ko. Mga food trip kay Miss Christine, sa Go Family, Sir John, kay Summer, kay Lola, kay Mami. Kung nagustuhan yung video na to, huwag kalimutan like, subscribe sa YouTube channel na Chewy Show, si Pops Chewy. Nagsasabi, stay safe. It's a good night and goodbye. Peace!